Magandang araw, madlang people. Minsan pa ay samahan niyo akong lakbay ng lansangan ng ating kapaligiran. Opo. Samahan niyo akong lakbayin ang daan patungo papunta sa aking pang-araw-araw na trabaho. Ayan, mga idol. Samahan niyo po akong muli, nalakbayin natin ang mga kalsadang ito. Papunta sa ating lugar na ginagawaan. Ayan. Pagtasin natin ang bawat sinita at bawat kalsada. Ayan. Tara mga idol, punta na tayo. Pero bago tayo tuluyang lumayo, tumabi muna tayo dito sa ano, sa binibilhan ko ng manguyang-uya dun sa aking trabaho. Opo. Dito labang malapit sa amin ay may maliit na pwesto na kung saan naman ako bumibili ng aking mga manguya. Tsaka may ulam na rin pagdating ng tanghali. Ayan, dito na tayo mga idol. tumingin lamang tayo ng kung ano ba yung pwede nating mabili. Ayan. Opo mga idol. Dito kasi balibasa nasa loob pa siya. Medyo mura-mura pa yung tarya na ng ulam. Kumuha tayo ng isang order ng laing at saka isang balot ng putong bigas, mga idol. Opo, putong bigas. Tara, may manguya-nguya naman tayo mamaya. Ayan. Halagang 30 lamang po yung aking binili. Isang order na laing at saka isang balot na putong bigas, nagkakahalaga siya ng 30 pesos. Ayan. Yan naman po sapat na para sa aking mananghalian at saka yung aking manguya-nguya mamaya pagka break time. Alam nyo kasi hindi na ako umaakyat pa ng taas o hindi na ako bumababa pa ng aking makina kapag ako'y nakasampa na kasi mahirap yung pwesto. Madalasan nasa tagiliran ng hukay, so kalabisan na bumaba pa para lang magmerienda kaya dinadala ko na yung mga dapat kong dalahin para andun na ako lahat. Bababaan lang ako, pakayari na ng trabaho. Opo, pagka yung pauwi na ba, yun, saka na ako bababa para pagdating sa taas, papahinga na ako konti. Ayan, lalarga na pauwi. Siya mga idol, tuloy-tuloy na natin ang ating biyahe papunta sa aking destinasyon sa umagang ito. Tara po, samahan niyo akong muli. Thank you.
Nakatuloy na tayo ng floodway. Opo, pababa tayo ng papunta ng Rosario. Ayan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, numaan muna tayo ng Petron. Opo, magkarga tayo ng konting gas kasi para siguradong tuloy-tuloy ang biyahe natin, mga idol. Ayan, andito na tayo sa Petron. Alam nyo itong Petron na to, hindi pa masyadong katagalan. Dito lang medyo mura-mura ng konti. Hindi naman siya kalakihan ng diferensya, pero mas mura to kumpara na doon sa mga gasolinahan na nadadaanan ko, mga idol. Opo. Ayan. Medyo mababalam lang tayo ngayon dahil nakaano pa sila, mga idol. Naka tawag doon, may parang ano hindi naman break time, pero parang nagche-check sila, parang inventaryo ganun, parang ganun. Kaya naka-waiting muna, maya-maya siguro mga ilang minuto saka uli babalik yung kanilang operasyon, no, yung pagkakarga nila. Ayan, magkakarga tayo, mga idol, ng halagang 200 pesos. Ayan. Saan aabot ang 200 mo? Ayan. Yung 200 pesos ko, mga idol, kulang-kulang 3 litro na XCS na gasolina dito sa Petron. Opo. Ayan. Antay-antayin lang natin at naka-ano pa sila. Naka-break. Na ilang minuto kaya tayong maghihintay nito.
matagal pa mga idol lang hihintay natin. Siguro magpunas-punas muna tayo ng ating kabayo para naman medyo mabawas-bawasan yung bigat. Mabigat na eh. Alam nyo pag yung service ninyong kahit anong klaseng service, kahit hindi mo to, pagka napapabayaang makapalandumi yung alikabok feeling mo para bang maganit siya, parang malagnit, parang malagkit siya manak mo. Kaya kailangan talaga laging medyo nakinis yung harapan. Kaya habang naghihintay tayo bawasan natin yung alikabok. Alam nyo masipag naman sana akong maghugas ng service, kaya lang pag ganitong tag-ulan, yung bang tipong tauhugas mo lang tapos paglabas mo ng bahay mga ilang hakbang pa lang bubuhusan ka na ng ulan, medyo nakakatamad rin mga idol. Opo, totoo yun. Siguro naman danas din ninyo yung gano'n na tauhugas-hugas mo lang tapos pinuskos mo pa nung pampakintab tapos kabuti aabutin ka ng ulan, di po ba? Ayan, okay na mga idol pala, ready na. Ayan, magkakarga na tayo ng halagang 200. Ayan, ngayon ay Biyernes. Alam nyo mga idol hindi naman kalayuan yung biyahe ko kasi yung aking tangki, ang laman ito 4.5 mahigit liters. Siyempre hindi naman natin nauubos yun, pinakasagad na natin nun 4 liters. Pagka kumarga ako ng full tank kunyari sa araw ng umaga ng Lunes, iyon umaabot na ng hanggang Sabado. Ayan, umalis na tayo sa pwesto na to mga idol para makapagkarga naman yung iba. Tuloy na natin ang ating biyahe. Alam nyo nakakamangha din itong umagang ito kasi Biyernes ngayon pero medyo maluwag. Parang kahapon lang 9 nagsisiksikan kami sa lugar na to. Alam nyo hindi naman dapat talaga magka-traffic dito ng gusto. Ang problema, alam nyo yung kung alam nyo itong lugar, yung pag-akyat dito sa may tulay ng Rosario papunta ng IPI, maraming mga pasahero doon at saka maraming mga barkir na nagtaharang ng mga AUV, mga jeep. So doon nagkakaroon ng stampede bang tawag doon, naiipon yung mga sasakyan doon mga idol dito sa lugar na to. Yun nga lang, medyo maganda ngayon pero dito sa may pag-akyat na to ng tulay ng Rosario, dito talaga sila kadalasang naiipon kasi nga yung mga AUV, yung jeep, kahit yung mga minibus na yung mga bagong minibus ngayon na kung tawagin nila ay bagong jeep ni raw na mukha namang minibus, sinong niloloko nila. Diyan sila nagbababa at saka nagsasakay sa lugar na yan. Diyan sa una-unahan lang natin mga idol. Ayan. Kaya pag minsan yung build up nung pila ng mga sasakyan dito, pagka medyo matraffic talaga, umaabot hanggang doon sa may junction. Opo. Pagpasok mo ng junction, ayan. Siyempre, may mga mall doon, madadaanan mo yun. Himala nga mga idol kasi hindi naman himala. Siguro medyo madulas lang ang ngayon. Medyo maluwag sa lugar na to. Pero pakalampas na pakalampas mo niyang bungad niyang tulay na yan, lumuluwag na siya mga idol pagka ganitong medyo maluwag talaga kasi yung iba kakaliwa na apunta na ng BGC ganun. Yung iba naman iilalim na kakanan papunta ng Libis. Yung iba naman diretso papunta ng Ortigas, o lumuluwag na siya. Kaya medyo maganda pa tong araw na kasi medyo madulas pa yung biyahe natin mga idol. Ganyan. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga idol. Ayan, bakit na tayo ng layover ng IPI. Ayan,
Kakaliwa tayo sa Gawirian at tuloy-tuloy na yun. Ano yan mga idol? C5 yan pagka kumaliwa tayo. C5 naman yan, kaliwat kanan, yun nga lang. Di, papunta tayo ng bandang BGC o kung tawagin ng iba ay market-market. Madadaanin natin dito yung Tiendecitas, yung SM Hypermart, yan. Lano sa Avenue, yung madadaan na natin. Tsaka yung yung flyover ng Pinagbuhatan, madadaan na natin yan. Yan, tuloy-tuloy ng may isa pang ilog doon, lalampasan natin yun. Saka tayo kakanan doon sa may elevated U-turn slot, pakana naman po tayo ng Kalayaan Avenue. Paakyat na yun ng Makati mga idol. Siya, tuloy na natin yung biyahe natin mga idol. Ayos mga idol. Ayan, malalampasan na natin yung Lano sa Avenue. Yan eh paakyat mga idol ng yung nung araw. Ultra. Ayan. Madadaanan mo yung Ultra diyan, pero mayroon pa rin namang ibang lagusan yung kalsada na yun. Pero siyempre, yun yung pinaka landmark na pwede mong madaanan dito sa gawing taas. Napunta ng patawid ng Meralco Avenue. Ayan. Tapos maya-maya naman ng konti, ang mga ilang kembot-kembot pa mga idol, aakit naman tayo ng flyover ng Pinagbuhatan. Pinagbuhatan nga yata yan, yan nasa ilalim ng flyover natin. Ayan. Pagbaba natin nun, ilog, hindi ko lang alam kung anong pangalan ng ilog, basta may ilog dun mga idol. Kaya siguro nilagyan ng tulay kasi may ilog. Ayan, pagbaba natin ng ilog, kunting kinding-kinding natin eh, kakanan naman tayo ng papunta ng Kalayaan. Ayan. Ayan, lakbay natin, tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakbay mga idol. Yo,
nakakapanibago talaga tong Biyernes na to, mga idol. Napakadulas ng biyahe. Alam nyo bihira na harin tong ganitong pagkakataon na nakabiyahe ka ng ganito kadulas. Kaya naman kahit hindi ka na, hindi mo na kailangan magmadali kasi tuloy-tuloy lang naman yung biyahe mo. Di ba? Kaya medyo magkakaroon lang yan ng kunting pagsisikip dyan sa gawing pagbaba kasi yung mga galing ilalim na sasakyan may magsasama sila, so ano bang tawag dun, merger, parang ganun. Ayan, pero pakalampas naman nun maging okay na uli yan. Mas mainam talagang bumiyahe, mga idol, kapag medyo maaga pa, medyo iwas ka pa sa ito. Yan, ito ng mga idol yung elevated U-turn stat, yung nasa kaliwa natin. Ayan, tapatan yan, mga idol. Kaya naman kung lumampas ka, iikot ka lang doon sa kabila para makabalik ka. Ayan, pagka medyo maaga pa yung biyahe, hindi pa masyadong stress, mga idol, kasi hindi pa ganyan karami yung sasakyan na laman ng ating mga lansangan. Ayan, kumakanan tayo, mga idol, ng paket na ng Makati. Ang tawag nila sa kalsada na ito ang tawag nila rito kalayaan. Ay nako po. Ayan, ito yung arko nila. Nakakainis naman yung ubo ko, mga idol. Pagka binubuka ko yung bibig ko, nauubo ako, iwan ko ba. Nakailang tabletas na rin naman akong nainom, tsa na mga nireseta sa akin, nabawasan naman, pero hindi siya tuluyang nawala. Kaya pansamantala, tinatsaga-tsaga ako na lang muna sa salabat. Ayan, minom man lang ako magahapon ng salabat. Alam nyo, mga idol, yung gawing kaliwa natin, yan yung sikat na BGC. Opo, yan, sikat na BGC yan, na nag-iipon yung sasakyan dun bandaro sa unahan, kung saan yung tawiran ng mga taong pumapasok ng BGC. Siyempre nagkaroon sila ng doon, parang talipapa, tindahan ng mga pagkain, so naiipon din ang sasakyan. Pakalampas ka naman noon, luluwag ng bahagya. Kumpakyat ka ng Buendia o pababa ka ng EDSA, pwede ka naman dumiretso, pwede ka rin kumanan, depende sa destinasyon nyo, mga idol. Opo. Ayan. Tayo, pagkalampas natin doon sa doon sa may bagong tayong flyover, kakanan na tayo doon, pababa ng ilog. Mag-iilalim tayo ng mga idol, ilalim ng tawag doon sa lugar na yun, Guadalupe. Ayan. Opo. Tama, Guadalupe. Ayan. Ito yung lugar, mga idol, na kung saan maraming nagtayo ng kantin. Parang
parang naging sentro ng commercial sa lugar na to, kaya nag-iipon dito yung mga sasakyan kasi maraming tao tumatawid, bumababa, ganon. Tama nyo, biglang lumuwag. Isikip lang uli yan pagdating doon sa may ilalim na ng bagong gawang flyover. Eh, wala namang problema na. Tuloy-tuloy na rin yun. Buhat sa lugar na to, mga idol. Eh, madulas na madulas talaga ang takbo rito pababa ng papunta ng Guadalupe. Yeah, nasa ibabaw natin yung bagong gawang overpass at saka tulay. Yeah, na tumatawid papuntang Ortigas. Opo, ayan. Yeah, ito namang kalsada na to na kinaliwa natin, ito yung JP Rizal. Yan, tumutumbok naman ito papunta ng City Hall ng Makati. Opo. Yan yung mataas na building na yan. Yan na yata yung ano. Ah, hindi pala. Marami pa ng mataas na building. Sa kabila naman ng ilog, mga idol, eh, ano na yata yan. Ah, hindi. Ortigas pala yan sa kabila. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo, mga idol. Opo. Ayan, approaching na tayo, mga idol, ng EDSA. Opo, ayan. Yan na yung tulay na yan, eh. Yan na yung EDSA. Pag kumaliwa ka, paakyat ka na ng EDSA. Yan na yung Guadalupe. Ayan, opo. Pag lumampas ka ng ilalim ng tulay, iba na yata ang pangalan nito. Guadalupe Nuevo na yata, parang ganun, o Viejo ang pangalan ng lugar na yan, mga idol. Yan. Pag medyo tumire-diretso ka pa ng konti dito sa tinutumbok natin, eh, lalabasan mo naman yung poblasyon. Yan, poblasyon Makati, mga idol. Hanggang doon lang naman tayo sa Makati Avenue. Pagdating doon, eh, ando na yung ating kunting ikot lang at ando na yung ating destinasyon sa paligid lamang ng Makati Avenue, mga idol. Opo. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo, mga idol. Alam nyo, mga idol, eh, yung isa pang tanyag na lugar dito sa Makati, itong nasa gawing kaliwa natin, na tinatawag nilang Rockwell. Opo, ayan. Itong may tulay na to ng ano, Estrella. Ayan, yung nasa gawing kaliwa natin, yan yung tinaguri ang Rockwell Center. Ayan, tirahan din niya ng mga alam nyo na, yung medyo mga nakaluluwag sa buhay. Ayan, pakalapas mo niyan, parang yun na yung ano, yung sentro ng poblasyon.
Opo. Yan. Ito, itong lugar na to, sakop na yata ito ng barangay poblasyon. Ayan. Ang lalabasanin mo to, mga idol, ano na, Makati Avenue na. Opo. Nasa Along J. Rizal tayo. Yung tinutumbok nito Makati Avenue. Ayan. Ito na yung ano ng poblasyon, mga idol. Paakit na tayo ng Makati Avenue. Ayan. Itong Makati Avenue. Pagka kumanan ka, para ano ng patawid ng Mandaluyo. Ayos, sakto. Kaliwa tayo, mga idol. Ayan. Nasa Makati Avenue na tayo. Hindi naman tayo lalayo. Kakanan agad tayo dyan sa una-unahan lang. Ayan. Sa gilid ng ano, ng Avenue Mall. Opo. Alam niyo yung Avenue Mall, Ginigibana. Nasa likod lang nun yung trabaho natin. At yung atin namang pansamantalang paradahan sa isang parte ng Avenue Mall na Ginigiba. Opo. Ayan. Halos andito na tayo, mga idol. Ayan. Sa mga bago pa po lamang nanonood ng ating video, maaari nyo pong pasuporta na lamang po sa aking channel. Opo. Ang channel ko po ay Tulits TV Vlog. Ayan. Napakalaking tulong po para sa ikaunlad ng aking channel ang inyo po namang gagawing pagsuporta. Ayan. Maraming salamat, mga idol. Hanggang sa muli.